Malpok ang isang tugboat at tatlong barge sa magkakaibang tulay sa Manggahan, Pasig matapos anurin ng rumaragas ang ilog. 11 sakay ng barge ang nasagip. At live mula sa Manggahan, Pasig, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, ano-ano bang mga tulay ang tinamaan ng mga inanod na barge? Mean, isa ang F. Manalo Bridge na nasa likuran ko sa mga tinamaan ng tugboat at tatlong barge kaninang hapon. Ang F. Manalo ang tulay na nag-uugnay sa Calle Industria sa Quezon City at sa Amang Eulogio Rodriguez Avenue dito sa Pasig City. May harang ngayon sa daan papuntang tulay kaya walang pwedeng dumaan. Nandito rin kanina ang gwardiya ng construction firm na may-ari ng mga barge. May mga tauhan din ng Pasig City government, lahat sila. Pinagbawalan tayong lumapit sa tulay. Bukod sa F. Manalo Bridge, tinamaan din ang Circulo Verde Bridge at ang Manggahan Bridge. Nahagip din sa insidente ang Manggahan Floodgate. Nagulantang ang mga residente sa Manggahan, Pasig nang makitang inaanod ang barge na ito. Galing itong Marikina kasama ang 2 barge at 1 tugboat. Sa lakas ng ulang dala ng habagat at superbagyong Karina, rumagasa ang tubig sa ilog. Kaya nagmistulang bangkang papel ang barge na nagpaggewang-gewang sa agos hanggang sa... Sakto! Sakto! Boom! Tumama sa Manggahan Floodgate ang barge. Yung current po nga natin kanina is kaya po magpulubog talaga ng tao sa sobrang lakas eh. Yan po talaga ang nanay. Hindi, mataas na po natin. Hindi na nakikita yung mismong floodgate. Kaya po inangat na rin nila. Isa si Adrian sa mga sumagip sa mga taong sakay ng mga tinangay na barge. Kwento niya, maaaring hindi kinaya ng lubid nito ang sama ng panahon. Minto na doon sila sa trabaho at nagtipon-tipon at saktong yung barge nila pumutol po yung tali sa lakas ng current. And then tumama po sila sa floodgate. Yun po, pagtama po sa floodgate, nahulog po yung mga kasamahan nila. 11 sakay ng barge ang nasagip. Ang isa pa nga sa kanila, na-dislocate ang balikat at nagkabukol pa. Nagpapagaling na sila sa ospital, pero may siyampang nawawala. Pawang mga empleyado raw sila ng isang construction company na nagmamay-ari ng tugboat at mga barge. Nangangamba naman ang barangay Manggahan sa epekto ng pagbangga ng barge sa tibay ng tulay. Ine-expect na ho dapat nila na may safety nets sila doon sa... pagragasa ng tubig eh. Kami ho, syempre, lalo na't makokompromiso ho yung aming nasasakupan, eh syempre ho, mag-claim ho kami na dapat ho managot ho sila dito. Matapos ang structural audit, pagpupulungan ng mga opisyal ng Barangay Manggahan at ng City Government ang susunod na hakbang para sa mga tulay. Wala pa ngayong partikular na alternatibong rutang tinukoy ang Pasig City Government matapos isara ang F. Manalo Bridge, ang sabi lang nila sa social media, humanap na muna ng ibang madaraanan. Sarado rin ang Circulo Verde Bridge, pero bukas at madaraanan ng mga sasakyan ang Manggahan Bridge. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.